Yun guys, mga lods, welcome back to my channel. Meron tayo dito ginagawang una si Arvin, si Kanjin. Yung bintana niya, yung salamin, talagang bumababa na siya. Nababa siya mag-isa kahit walang tao na nag-ooperate. Alam niyo bakit mga brother ito? Sira na yung kable ng pinto. Yung gagawa namin ng paraan. Alam niyo ba kung ano mas magandang gawin dito? Tutukuran muna natin yung salamin sa loob. Para ano, kasi hindi naman ito ginagamitin na sa likod. Oh, so paper mist na lang natin to. Ayan, simplado ninyo yung ano, gagawa ng pagtukot. Yung gagawin niyo parang ano, bintana ng bahay, may tukot. Ito, ipapasilip ko sa inyo. Ganun lang ang gagawin niyo mga loads pag ano, sira ng pinto. Yeah. Ay, kaya nga lang loads ito, nakababa pa rin siya. Itas mo muna. Kala ko na itas mo eh. Ayan, tutukuran natin kasi ito nga yung mga kable niya. Putol. Yan, sira. Tapos may pinakailalim pa dito eh. Ayan o. Ayan o. Ayan, putol-putol na siya. Kaya kung ibabalik natin sa dati, gagastos talaga. So ngayon, gagawin mga loads, ganito lang yan. Yan, tutukuran. Ayun, tinukuran na ni brother ninyo, tapos tsaka niya. Ayun, ulitin niya yan kasi lumusot. Baka mamay pagbagsak-bagsak, wala rin. Bababa rin yan. Ayan, diyan sa may release. So yun lang ang ano doon. Sisingitan nyo lang siya. Huwag na yung kahoy na tukod siya, ano. Pero mas maganda sana kung may tukod, hindi siya bababa talaga. Wala rin tayo kahoy. Ayun, maghahanap po na tayo mga loads ng ano, medyo i-ano natin dito sa salamin. Baka pag hampas-hampas, iwala rin. Kasi siyempre pagbukas, pak! Bababa yan yung salamin natin. Salamin to eh. Ayan o. Gagawa muna tayo ng kahoy na mas maganda. Yan mga brother, ito yung ating ilalagay muna o, di ba? Kawayan lang ang katapat niyan mga brad. Yan. Tutukuran natin itong salamin para hindi lang muna bumaba kasi wala pa tayong ano, budget pagpaayos palit ng ano, kable niyan. Susuksok natin to sa ilalim, tukod dito sa salamin. Ayan o. So ayan o, mga loads. Ayan o, mga brother, nailagay na natin. So matibay na siya. Hindi na siya basta-bastang babagsak yung salamin. Kasi pag umuulan, mga bro, ayan mga kapatid, na ano to, nababa. Eh syempre, ganun lang talaga ang gagawin natin. Pagka wala pa tayong budget, syempre, gagawan muna natin ang paraan, di ba? So yun, sasarado na natin para ano, may balik na natin yung yan yung cover. Ay, CRB ito kaya ano eh, medyo mahal yung ano eh, piyesa nito. Hindi siya kagaya nung ibang sasakyan. Pag pina-repair mo, hindi ganun kalaki ang gastos. Ito siya kasi malaki ang gastos niya. Mahal, mahal ang piyesa nito. Pero hindi naman lahat mahal ang piyesa. Sakto lang. Di ba? So ibabalik na muna natin yung takip. Few moments later. So yan mga loads. Naibalik na natin yung cover ng pinto. So ituturnil yun na lang natin. I-screw. Ayan o. Para ano, ma-fix na siya. Kaya hindi na talaga bababa yung ano niyan, salamin kasi may tukog na yan eh. Ayos, di ba? Ayun, ganyan lang yung kadali oh. Oh. Oh, di ba? Re-remedyuhan muna natin kasi hindi naman total yung gamit na gamit itong mga loads na nasa likod. Ayun oh, babalik na natin yung mga lock. Mga guys. One eternity later. Mga brother. So, nasolve na natin ang problema ng ano, pinto na nababa. Ayun yung pinakita ko sa inyo. Ganun lang kadali. Pagkalimbawa ano, gawa natin ang paraan, wala pa tayong pambili,
So hindi naman kasi gamitin mga loads yung ano eh, mga brother yung bintana sa likod. So hindi kagaya nung nandito sa passenger at saka sa driver side. Ito, driver side at saka yung sa passenger. Yan, eh, gamitin niya ng mga ano na yan, bintana na yan. So kailangan, yun yung gagawin talaga pag nasira. Pero yung sa likod, sa mga passenger sa likod, so hindi naman siya gamitin. Ah, kahit wag na muna, gawa lang natin ng paraan. Ganun lang, kahit na anong bagay na pwede natin ano doon, ilagay, itukod sa salamin, basta wag lang mabasag yung salamin, wag lang ma-damage, di ba? Kasi pag ano nga, sira lang ang motor, sira pa yung mga kable, tapos nabasag pa salamin, so dubli-dubli pa ang ano natin, damage, di ba, yung bibilin, gastos. So yun lang, kahoy dapat ang ilalagay natin, wag yung metal, kasi ano, wag yung ibig sabihin bakal, kasi ano nga, pagka nilagyan nyo ng bakal yung pantukod nyo, maaaring mag-crack yung salamin ng sasakyan, dapat kahoy. O yung tinukod natin doon, nakita nyo naman mga loads, kawayan, mga brother, di ba? Kawayan yung nilagay natin. So, ginawa natin ang paraan. Di ba? So, yun lang mga brother. Para lagi kayo updated sa aking videos. Kung sakasakali mayroon tayong mga bagong i-upload. So, paki-follow na lang. Subscribe na ating YouTube channel. Yun nga. Yes. Mechanic vlog nga pala. Thank you.